Magandang araw sa ating lahat. Ito, may ginawa tayo isang home theater DVD player, Sony ang brand. Naka-plug in na po yan sa power source. Turn on natin yung kanyang power switch. Ayan. Nakita natin ang problema nito ay walang power. Yan po. At pagkatapos ng binuksan natin yung DVD player, ito yung ating nakita. At i-share ko na rin sa inyo paano ito na-repair. Nung nag-troubleshoot tayo ng circuito, okay naman itong kanyang power supply. Meron naman siyang voltage dito. Parang yung naging problema ay dito sa DC to DC converter IC. Yan po ay nakakabit dito sa parte na ito ng circuit. Bali, ito po ay shorted. Kaya hindi gumagana itong DVD player o itong home theater DVD player. So, ang ginawa natin, ang IC na ito ay atin tinanggal mula dito sa circuito. Tapos, meron pa tayong isang pyesa na nakita na siya po ang sira ay itong SMD transistor. Ito po ay shorted. Ito naman po ay nakakabit dito sa banda rito. Yan. Dyan. Okay? Bali, yung ginawa natin sa circuito, tayo po ay nag-convert ng DC to DC converter circuit. Bali, ang circuito dito na DC to DC converter na original, yan po ay nag-convert tayo ng external na DC to DC buck converter. Ang DC to DC buck converter na ito, ito po ay adjustable yung kanyang output. So, ang circuito na ito ay nangangailangan ng 5 volts. Ibig sabihin, dapat ay meron po tayong masukat dito na voltage na 5 volts. Tsaka dito, dapat 5 volts po yan. Dahil ang IC na ito, ang function nito, mula sa voltage output ng power supply na 25 volts, i-convert niya sa 5 volts. Yung 5 volts na yan, yan po ang magsusupply dito sa system ng circuito. So, bali, ang ginawa natin, dahil ito ay sira, nag-convert na lang po tayo ng circuit para mas mabilis yung pag-repair ng ganitong sira. So, bali, ang input voltage nito ng DC to DC buck converter, yan po ay kinuha natin mula dito sa kanyang power supply na meron namang nasa 25 volts. Tapos, yung 5 volts na output niya ay kinuha natin mula dito sa kanyang out. Yan. Kita ninyo, meron po siyang nakasulat na out. Out. Yan po ay para sa positive. Bali, yung ginawa natin, nag-adjust po tayo ng 5 volts bago natin ikinabit dito sa diode. Ulitin ko, kailangan ikabit muna natin yung sa input voltage, tapos i-adjust natin yung output sa 5 volts. Pag na-adjust na natin sa 5 volts, saka natin ikabit dito sa cathode terminal ng diode na ito, ng rectifier diode. Tapos, pagka naikabit na natin yung 5 volts, yung isa pa nating ginawa rito ay nag-bypass na po tayo ng connection ng SMD transistor. So, instead na magkakabit pa tayo ng SMD transistor, tayo po ay nag-jumper ng wire dito sa connection ng collector at saka emitter. Dahil ang transistor naman po na ito, ang function niya ay switching transistor. So, yan po ang ating ginawa.
Ngayon, itesting natin kung gagana na ba itong sarkito. I-plug in lang natin sa power source. Ayan. Kung makikita ninyo, umilaw na po yung buck converter circuit. Tapos, tingnan natin kung okay na ba ito dito. Ayan. I-power on natin. Kita natin, meron na siyang hello. Ibig sabihin, yan, nag-loading na siya. Ibig sabihin, ito ay gagana na. Open natin yung kanyang disk tray. Testing natin kung okay ba. Yan, i-close natin. Sige, tingnan natin, yun. Okay na po. Gumagana na po itong ating DVD player. Kung titingnan ninyo, ayan, nagpi-play na po siya. Ngayon, sukatin natin yung voltage output dito sa kanyang power supply. Ilagay lang natin ang red at saka black test rod dito. Tingnan natin mula dito sa digital tester yung kanyang voltage. Adjust lang natin para at least makita ninyo. Ang ating DVD player, yan po ay gumagana pa. Ngayon, sinusukat lang natin yung voltage output. Ito ay para sa positive at ito naman ay negative. Tingnan ninyo, meron po siyang 25.6. Ngayon, sukatin natin yung output ng buck converter. Ilagay lang ang black test rod dito sa heatsink dahil ito naman po ay negative side. Tapos, yung red test rod ay doon sa output ng buck converter, itong kulay yellow na wire. Ayan. Meron po tayong 5 volts na nasukat mula dito sa output ng buck converter. Kung titingnan ninyo, okay na po yung function ng ating home theater DVD player.